Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating collective love reading. So, collective po ito. Wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, okay lang naman po yon. May mga next readings pa naman po tayo. Or kung gusto mo, i-check mo yung ating ibang videos. At maybe if you want, pwede tayong mag-personal reading. Pero yung friend ko po ang open for personal reading. Jing Tarot Reader, puntahan nyo na lang po sa Facebook, okay? So again, this is for collectives. Okay, kapalaran sa pag-ibig. Okay, kunin muna natin yung main energy mo, ha? Kung hindi ka makarelate, makaresonate, wag natin ipilit. Maaring ang message or ang reading na ito ay hindi para sa'yo. Okay. Kung may babanggitin ako zodiac signs, energy lang po iyon at hindi yung mismo zodiac sign mo or ng person mo. We do have here the Page of Wands. What's with the Page of Wands? Okay, main energy mo is the Three of Blades and the Page of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay, nakakita tayo dito ng iba sa inyo pwedeng may third party situation or you could be dealing with two people. May kakonek ka and it could be these people na medyo nagiging mahirap para sa'yo kung sino ang gusto mo sa kanila. Nakakita tayo ng communication doon sa dalawang taong yon with the Page of Wands. I feel like with the Four of Wands, yung iba sa inyo pwedeng may marriage na involved dito sa connection na ito. Kaya ayaw mong magpadalos-dalos dahil hindi mo alam. Yung iba sa inyo ha, pwedeng may times na kung gusto mong umalis dito sa relationship na ito. Pero there are times din naman with the Eight of Cups na parang sabihin na, teka lang, hintayin ko na lang muna na maybe magkaroon ng tamang timing with the El Diablo. Maybe kasi nakikita mo yung kamalian dito sa gusto mong mangyari or sa connection na ito. And then you feel like, ano bang, kumbaga, may question sa, ano man dapat kong gawin? Sino ba dapat kong piliin? May choice pa ba talaga ako? Okay? Yun yung mga nakikita natin sa'yo. Kasi maybe you could be married already. And then, etong situation na ito, nagpapahirap sa'yo. Dahil, maaaring hindi mo akalain na dadating or babalik pa itong person na ito. I feel like you are dealing with the past person. And, hindi mo akalain na babalik siya sa buhay mo. Then, puntahan natin yung person. Nakakonect mo dito. Four collectives, please. Four collectives, please. Spirit guides, angel guides. What do we have here for collectives? One last shuffle. Four collectives, please. Thank you, spirit guides, angel guides. Puntahan natin yung person na kakonect mo. Okay, yung person mo, we do have here, okay, this could be a friend with the Three of Cups. This could be someone with in the past. And I feel like kilala or alam din ito ng person na kakonect mo pa na isa. So, aware. I can see letter P, by the way. What is this? Nakakaamoy din po ako ngayon at parang nakakalasa ng lasang cheese. I don't know if you love cheese. Lalo na kung sa mga chicheria or what. This could be your reading. Ayan, nakakita rin ako ng letter M. Nakakarinig ako ng word na mahal. Yeah, yun yung mga nagpapakita sa akin ngayon. But anyway, with the Three of Cups, this could be a friend or someone in the past. Nakilala din ito ng person na ito eh. Nakakonect mo pa na isa. We do have here the Knight of Wands. Yeah, this is your person. There's a lot of passion. Gusto ka nitong person na ito. Actually, with the Seven of Swords, ayan, gusto ka niyang nakawin, gusto ka niyang makuha. Kung makikita mo yung energy nito, this is like a robber, magnanakaw. Ayan, oh, yung nakakover pa yung eyes niya, which it signifies mang-aagaw or magnanakaw. Ayan, kung makikita mo, siya ay naka-stand sa bubong, ayan, na nagpapakita ng, anong tawag doon? Ano ba yung yon, mga ngakiat bahay, di ba? And that is the feeling na nakukuha natin dito sa card na ito, which is
yun yung gustong gawin ng person na ito. Gusto kanya nakawin. Kasi, there's a lot of passion coming from the Knight of Wands. Gusto ka talaga niya eh. Gusto ka talaga niya. And then, punta naman tayo ulit sa'yo. Anong nasa isip mo nitong dito sa person na ito? Take only what resonates, guys. I don't know kung siya ba ay friend mo or friend siya ng person mo or may common friend kayo. Okay, may common friend. May parehong, kumbaga friend mo siya, friend. I mean, may friend ka and then pwedeng yung friend mong yun is friend siya. Basta merong may namamagitan eh. Parang ganun. And or, ayan, ganun yung nakikita nating situation dito. There are times na tinatry niyang pagkausap mo siya or kausap, ayan, pag nakatingin ka sa kanya, sa iba siya tumitingin. Ganun yung energy. Okay? Or yung attention niya pag magkakasama kayo is nasa iba. Pero deep inside, ang attention niya talaga is nasa'yo. And maybe, pag hindi ka lang nakatingin, tsaka siya nakafocus, saka siya nakatingin sa'yo. Hindi ko sinabi ngayon, kasi pwedeng may separation yung iba sa inyo na nangyayari ngayon. Pero, yung iba pwedeng ngayon, yan, or pwedeng pag lang magkasama kayo. Okay? Kapag magkasama kayo. So, sana nagigets mo, no? Anyway, we do have here the Il Caro, the Page of Cups, the Three of Wands, and the El Universo. Okay, so sa nakikita natin dito, yung isip mo kasi actually, gusto mong i-offer or ibigay din yung love na ito sa kanya, pero there are times din naman na gusto mong lumayo, gusto mong iwasan. The Three of Wands, I feel like there are times na nami-miss mo itong person na to, especially nga kung may pagkakalayo, may distance sa inyo. Nami-miss mo yung person na ito eh. You feel like magkakaroon ng growth sa inyong dalawa. Yung iba mayroong may kinalaman sa pera, kung just in case nandyan siya. With El Eremita, I feel like yung iba sa inyo, pwedeng nalaman mo yung tungkol sa spiritual connection because of this person. Kumbaga, nagkaroon ka rin ng mga questions and possible na ito yung mga tinitignan mo dito. Or maaaring kaya mo nalaman yung mga tungkol sa tarot is because of this person. Kumbaga, malaki ang naging ambag niya kung bakit nagkaroon ka ng spiritual development. Dahil yun dun sa person na ito. Now, let's move on to your person. Ano naman nasa isip niya towards you? Okay, nasa isip ng person mo is the King of Swords and the Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, and the Eight of Swords is here. Ayan, so sa nakikita natin dito, itong person na ito actually is being professional sa ngayon. Maaring ang focus niya is yung sarili niya. Medyo mataas ang tingin sa'yo nito. I mean, not mataas, but rather gandang-ganda poging pag yun ng person na ito sa'yo with the Empress. Ayun, oh. You're looking so beautiful. And then, I feel like binibiro-biro ka lang niya pagdating sa ganyan. Na parang niloloko ka na parang, hindi ka naman maganda ganyan or pangit ka ganyan. But may ganun tayong energy na kukuha. But, you know, ano lang yun eh, palabas lang yun ng person. But this person really sees you as someone who is so very beautiful, sexy, pogi, ganyan, handsome, babae man or lalaki, whatever gender, LGBTQIA+, welcome. Okay, welcome din dito sa reading na to. And then, with the Fool, I feel like itong person na ito is pinipigilan niya yung sarili niya na mas ma-fall pa sa'yo, na mas ma-in-love pa sa'yo. Kaya no, with the Eight of Swords, this is all pagpipigil, this is all or like your person is thinking right now na parang hindi pwede, lalo na nga na may another relationship with the Three of Blades eh. Mahirap. The Nine of Pentacles nakikita kanya also as a best friend, as a friend, as a person na parang pwede kong pagkatiwalaan financially, parang ganun. Maybe
kung magkakaroon sa atin ng partnership regarding money, okay ako dyan kasi kilala kita pagdating sa ganyan. Parang ganun yung energy ng person nito. So, ano ang emotions mo towards this person? The temperance. So, you're being patient right now and maybe ayaw mo na munang pansinin itong connection na ito or maybe yung emotions mo regarding this person. We do have here the Two of Blades. Pwedeng nagdadalawang isip ka with the Six of Cups and the King of Blades. So, yung King of Blades is also the King of Swords. Yan, King of Blades at King of Swords, iisa lang po yan. So maybe alam mo na nasa puso mo itong person na to pero nagdadalawang isip ka. Actually, I don't know kung bakit ka nagdadalawang isip. Sa nakikita ko naman dito, regarding those choices, mas gusto mo to. Mas gusto mo to. Itong kakonect mo na to, na bago. Maybe if you're already married, wala ka lang choice. Kung bakit mo pinipili yon is because wala ka lang choice. I feel like with the Six of Cups, kung sasamahan ka ng person mo doon sa gusto mong mangyari, which is in the future, maybe you want happiness, you want the sun, you want positive future between the two of you. And maybe kasi spiritually developed ka na, alam mo na kung para ka talaga dito sa person na ito. Magiging masaya ang future nyo kung itutuloy nyo. Maybe nakikita mo na marami kayong patutunguhan, etc., etc. Pero for now, nagdadalawang isip ka na hindi ko nga alam kung bakit ka nagdadalawang isip. Which is, nakikita ko naman na mas clear dito na ang mas gusto mo is itong taong to. Okay? I feel like you're not afraid dito sa future pag siya ang kasama mo. And hindi ka rin naman natatakot dun sa other person. It's just that, maybe you see this as a soulmate connection. Okay? And yung iba sa inyo maaaring alam mong itong taong ito ang makakapagpasaya sa'yo pero mas pinipili mong malungkot. Or pinipili mong wag magtiwala sa connection. I don't know. Yung iba sa inyo, you do have angel numbers na nagpapakita sa'yo, showing you the sign kung ano dapat gawin mo, kung ano dapat piliin mo. Sinasabi nila yan sa'yo, but you know, hindi ka gumagawa ng any movement regarding doon. Anong emotion ng person na ito for you, spirit guides, angel guides? Anong emotion ng person na ito para sa'yo? Emotions ng person na ito para sa'yo, spirit guides, angel guides, for our collectives. The Four of Cups, actually, hindi siya masyadong sure. The Lovers and the Pentacles. The Three of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Energy, the Sun. Oh, pareho kayo. I told you, both of you, gusto nyo ng Sun. Sinabi ko na kanina sa'yo, yung gusto mo ng Sun, gusto mo ng happiness, gusto mo ng maybe forever with this person. And pareho kayo, oh, the Two of Swords. The Two of Swords is also here, nagpapakita sa atin, which is nandun yung energy mo, the Two of Blades, pareho lang yan. This guard or this tarot deck is swords ang nakalagay, but ito naman, Italian yata yung ano gamit dito, it's blades. Okay, so the Two of Blades and the Two of Swords is showing the same energy. And then the Sun and then the Six of Cups is also showing the same energy, which is, kung makikita mo dito, ayan, there's the sun there. Nandun yung araw. Hindi lang siya maliwanag yata sa picture. But anyway, yeah. So, pareho ninyong gusto to eh. Kaya lang itong person mo, hindi rin siya sure. Nagdadalawang isip din siya kung ako ba gusto ko bang maging masaya. Maaaring alam niya sa sarili niya na ikaw ang nakakapagpasaya sa kanya. Kaya lang, paano? Paano, diba? The Lovers, ayan, eto sa lahat ng I do have a lot of tarots, no? Tarot decks. Pero dito, sa specific tarot decks na ito, ang picture dito is showing the Lovers, pero it has three people. Tatlong tao. So maybe, yung person may ito, gusto din ng relationship, pero ayaw naman niyang lumabas as the kabit. Okay? Ayaw niya naman lumabas na as a kabit. Ayan, no? Laging number three. This is also the Three of Pentacles showing three peoples here. So, ayaw niyang lumabas na parang extra dito sa connection na ito. Gusto niya maging main person. Gusto niya rin siya
yung katuwang dito, yung karelasyon dito, but with the Four of Cups, hindi niya sure kung possible ba ito. Okay, maybe sa inyong dalawa, ikaw yung mas spiritual develop. Spiritually develop. So what will happen in the near future for the both of you? Yeah, we do have here the Five of Wands at the bottom of the deck. And then in the near future, the Two of Cups and the Ten of Wands. Tell me about the future, please, Spirit Guides, Angel Guides, for our collectives. Seven of Pentacles at the bottom of the deck. The Four of... sorry, this is the Five of Pentacles. Okay, marami pala to. The Four of Pentacles, the Hierophant. We do have here the Wheel of Fortune. Let's start dito sa side mo. Okay. Nakita tayo dito ng relationship connection in the near future na nagiging mahirap with the Ten of Wands. Maraming Five of Wands, which is pag-aaway, challenges, arguments na nangyayari sa inyo. And then I can see the Ace of Cups, pero it is like in the reversal position. So yung iba sa inyo, babasahin ko to ng reversal, no? Naramdaman ko yung energy ng reversal dito. So nakukuha natin, because of this, nawawala na yung love, eh. I feel like in the near future, may kinalaman ito dun sa person na other person na kakonect mo. There's a relationship, connection, marriage. Pero nakikita natin, mahirap na eh. Kasi yung iba sa inyo, nakikita mo yung mga bagay na ginagawa mo sa'yo, sa kanya, para sa kanya. And then, hindi mo naman nakikita yung mga bagay na ginagawa niya para sa'yo. So, tendency niyan, pwedeng magkaroon ng pag-aaway, pagkakagulo with the Five of Wands. And there's lack of love with the Ace of Cups in reverse. Wala na, kulang na, wala na, maybe wala na rin yung love at all. So, nagkakaroon ng problema with the Nine of Blades. Nine of Blades is all about problem, stressful energy yan. And then, we do have the Gliamante. Again, this is like Gliamante. Nakuha ko rin yung reversal dyan. Nakikita natin that there's two people, ayan, that is two people na nagmamahalan. But then, nakuha ko natin yung reversal dyan. So, possible separation and... Kasi sarado na eh. Sarado na yung mga mata ninyo para sa isa't isa. Sarado na yung pagtingin mo para sa kanya. Sarado na yung mata mo. Wala ka na nakita kundi yung mga mali niya. And then ganun na rin naman yung nakikita niya para sa'yo. And then the Four of Pentacles, ito yung energy ng pagiging makasarili at sarili na muna yung iniisip. Hindi mo na nakikita yung mga efforts niya, etc. That would lead into La Morte, which is the death card. Ending at the La Morte is... In English, that is death, okay? And that could lead into the ending or death of this Ten of Cups, which is yung love, family, ganyan. Nakikita natin natatapos yan. So, this person, on the other hand, nakikita natin yung big change na possible mangyari sa kanya financially. Kasi nakakita tayo dito ng... financial problem sa person mo eh. Pero big change ang possible mangyari dyan. Pwedeng magbunga din yung mga paghihirap na ginagawa niya with the Seven of Pentacles. Yeah. Can you see this person? Nakatingin siya dun sa bunga and the bunga is turning into coins, money. So ayan, nagbubunga yung mga ginagawa niya pagdating sa pera. So malaking pagbabago ang nakikita natin dito person na ito. So person na ito financially, maybe in material, sa material na usapin, nagiging pabor para sa kanya. Especially, ang bottom of the deck niya is the Seven of Pentacles and the Ten of Pentacles. So, the Ten of Pentacles also shows money. Okay? So, ano ang ibig sabihin nito? Ano to? Bakit ganito? So, gumaganda ang finances ng person mo. Ngayon, nagkakaroon siya ng lakas ng loob dito actually with the Four of Pentacles kasi mas iniisip niya yung sarili niya. Gusto niya makuha yung mga para sa kanya. And then maybe nararamdaman niya na malaki ang chance na magkaroon ng connection sa inyong dalawa or another connection with the Hierophant, which is a soulmate energy na naman. Nakikita natin na mas nagiging
eto nasa thoughts or nasa isip ito ng person mo. Ngayon, wala pa akong nakikitang actions dito. Basta nakikita natin, nababago yung mindset ng person mo kasi dumadami or gumaganda yung finances niya. So, dahil dito, naiisip niya, oy, parang magkakaroon ng chance sa amin niya. Kasi, nakukuha ko na yung mga gusto ko eh. And maybe nakikita niya na pwedeng isang way para makuha ka is to use this money. Parang kailangan kong gumamit ng pera to have you. Okay? And with the Five of Swords, I feel like this is a person na ready to fight. No? We're ready to fight. Ready to make changes. Actually, itong mindset nito is that ready na akong matalo. Alam mo, pag lumaban ka, hindi naman laging panalo eh. Pag lumaban ka, kasabay dyan, dapat ready ka rin sa magiging emotion mo pag ikaw ang natalo. Pag wala kang napala. So nakukuha natin dito, because of money, itong person na ito, manalo at matalo, gusto ko lumaban, gusto ko ng changes. And I feel like in the near future, magkakaroon ng pagpa-priority or prioritize dito sa person na ito with the Two of Pentacles. Ano ang ipa-priority niya? The Two of Cups. So, nasaan yung Two of Cups? Ikaw rin yun eh. The Two of Cups is here. The Two of Cups. So, ipa-priority kita kasi possible na magkaroon ng relationship sa inyong dalawa nitong person na ito. Pag nagkaroon ng Death Card and Tower Moment doon sa inyo ng isang pang person na kakonect mo. Ayan no? The Tower, which is the Tower is all about ending. The Death Card is all about ending. So, nakikita natin na ipa-priority ka niya pag wala na yung isa. Na yun yung nagiging hadlang sa inyong dalawa with the Nine of Wands. Ayan, no? This person is ready to fight for you, pero I will fight for you kung magkakaroon ng ending. Hindi ibig sabihin na ilalaban ka niya, makikipaglabanan siya dun sa isang person mo. Maaaring ilalaban ka niya or yung pagmamahal niya sa'yo pag pwede ka nang mahalin. So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all guys. Thank you for watching. Sana po ay nakarelate kayo, nakaresonate kayo, nakuha ninyo yung mga messages doon. At sana po ay mag-iwan kayo ng comment sa baba, kahit po heart-heart lang. Nagpapakita yun ng malaking suporta sa akin. Maraming salamat po. I love you all and bye-bye.